ako ay pinagpalit, pero di rin masakit. Nawala. Ay, ganun lang siya nawala. Parang may hugot. Masakit siguro maloko, no? Kasi hindi ako nanloloko. Paano ba kayo nasaktan? Nasaktan ba kayo ng jowa? Niloko ba kayo? Iniwan kayo ng jowa nyo? Pinagpalit? Diba? Ako ay pinagpalit, pero di rin masakit. Ayun ba kayo na ang tagal-tagal, wala kayong label hanggang may nagkaroon na lang siya ng iba, diba? Or ginos. Pero, anong tawag doon sa ginos? Nagparamdam lang. Hindi, ano... Or nawala. Bigla na lang siya nawala. Ah, bigla siyang nawala. Pasabi. May hugot. Wala akong pinaparinggan sa bedroom. Parang na may hugot ka. Ikaw, bro. Niloko ka na ba? Niloko? Oo. Nung recent. Ayun, niloko? Oo. Okay. Masakit siguro... maloko, no? Ako, kasi hindi ako nanloloko. Pero ano yung tawag doon? Hindi ko man sense or gustong manloko. Kumbaga, nagawa ko sa asawa ko kay A na habang magjowa kami, minit ko yung dati kong MU. Nang hindi niya alam, walang paalam. Yun yung parang feeling ko, gusto ko lang mag-closure kung wala na ba talagang kami. Kasi nga, last video, napanood nyo na parang umasa ako sa kanya ng 1 year, pero parang ganon. Or parang wala naman nangyayari. So, gusto kong ano, parang i-closure. Kasi parang kailangan, ano ba, puro parang. Parang marikin. Kita ako. Para tignan ko kung may spark pa ba. Siyempre, pag mahal mo, diba, parang maasa ka. Yun nga, buti naman, na-detect ko talaga or nakita ko na hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya mahal. Ulit-ulit. Ikaw, iniwan ka na ba? Play natin ulit yung mga music. Oo, maraming beses na ako naiwan. Masakit. Sobrang sakit talaga. Like na like kasi nasabi, masakit. Saka wala namang, wala namang iniwan na masaya. Sabihin niyo sa akin kung meron. Sinong iniwan dyan na masaya? Tag niyo nga. Yung syempre, ano siya, traumatizing in a way. Kasi ako, na-trauma ako. Na-trauma ako in a way na feeling ko lahat ng magmamahal sa akin ni iwan din ako. Lahat ng lalaki. Dati yun na, parang generalize ako na lahat ng lalaki iiwan nila. Lahat ng lalaki pare-parehas ang sila. So, yun yung trauma na sa akin dahil nga iniwan ako nung taon na yun or nung mga taon na yun. So, huwag kayo mag-generalize. Kayo na, ako nanggigigil. Nanggigigil ako. Sorry, nag-boys, guys. Yung mga ibang nang-generalize na lahat ng tingin sa lalaki, di ba, manluloko. May mga natitira pang kagaya ko. Ayun, pinagpalit, iniwan, MU, ginos. So, masakit yan, di ba? Minsan, parang nakikita mo, wala ka ng value. Ayan, dyan papasok yung topic namin last meeting na paano mag-move on, di ba? So, yeah, hirap ka mag-move on, di mo na makita yung sarili mo, di mo na makita na may value pa pala yung sarili mo, or may value pa pala ikaw, gusto mo nang mawala sa mundo, bigla ka na lang, pagising mo, patay ka na, mga ganon, na feeling mo wala ng pag-asa. So, ikaw, na-experience ka din. Mga ganon. Oo, sobra. Dumating ako sa point na sobrang sakit. Sobrang sakit na sakit na sakit ako sa mga pangiiwan na nangyari sa akin. Sa lahat ng ghosting, sa lahat ng abuse emotionally. Kasi meron din yung papasok na emotionally abuse. So, kahit parang dahil sa nangyari, nasyado akong na
na-depressed in a way na parang wala nang gana sa buhay. Gusto ko na mamatay. Nagkakagano na ako ng mga thoughts sa sarili ko. To the point na, syempre, sinasaktan ko na sa sarili ko. So, masyadong malalim. Masyadong malalim. Kumbaga yung wound na nagagawa kapag may naiiwan sa'yo. So, normal lang na masaktan. Normal lang din na maranasan mo yun. Kasi part yun eh. Kasi part talaga siya nung sakit. May mga message ka ba sa mga lalaking nananakit? Nangiiwan? Kakalma. Ayoko kayo saktan. Pero may babaeng nangiiwan. Oo. Lahat naman. Pero may anong message mo in general sa mga nanloloko? Siguro parang before niya gawin, try to think if sa inyo yun gagawin. And syempre, kumbaga, before niloko yung tao, sana naman isipin nyo if hindi mo ba ito minahal, itong tao na to, para lokoin mo siya. Kasi yun, parang rin siya, pagiging disrespectful sa tao yun. Na, parang iwanan mo na lang bigla. Na, kung hindi na kayo masaya, sabihin nyo, hindi yung parang aalis na lang kayong bigla. Hindi naman, hindi laro yung relationship. Hindi yun laro na kapag gusto mo go na go ka, kapag ayaw mo na bye-bye. Bye ka dyan, bala ka dyan. Parang may gusto kong suntokin na. So, follow nyo si Rouanne sa kanyang YouTube account. Yes, yan. At YouTuber IG. Po yan at IG. So, ililink namin sa description. At i-follow nyo rin ako, syempre. So, marami pa kaming mga i-discuss about sa love, mga advices, at sa, syempre, iba't ibang mga topics. So, next episode ay tatalakay natin ang pagmamahal muli. So, gusto mo bang magmahal muli? Pero despite nung mga na-experience mong mga sakit, ay natatakot ka na magmahal. So, yan po yung i-discuss namin next meeting. So, please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka para pag in-upload namin, isa ka sa unang-unang makakanood ng video namin. So, paki-share na rin to kung gusto nyong marinig pa kami ng mas matagal at kapag hindi kami, hindi nyo kami pinapanood, baka hindi na kami gumawa. Talang, titigil na so, yan. Pagtatampo na kami. Pakashare ha, pakashare. Salamat, bye-bye. Bye. Wait! Nakarelate ka ba sa storya? Nakarelate ka ba dito sa topic namin? So, comment ka kung saan ka nakarelate at nasaktan ka na ba? Nagmahal ka ba ng sobra-sobra? So, comment mo yan down below. Salamat, bye-bye. Bye.